So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, in today's vlog, update ko lang kayo dun sa plano kong itayo na business. And itong pusa ko kasi inaamoy itong pinamili ko. Kasi, yun nga, pagka lumalabas ako, kailangan may mapamili ako dahil nga sayang yung pamasahe. Alam nyo naman dito, sa Pilipinas, you need, especially if you're living in subdivision, kailangan mong sumakay ng tricycle. And ito kasing nakuha naming bahay is medyo dulo. And hindi ko pa kasi kabisado yung gate 2. And then, kung napapansin nyo, tinanggal ko na yung sabit-sabit doon. Yun. Doon ko siya nilagay. Ayan. So, nalalay na tayo ng usapan. Nag-change topic. Yun nga, back to our back to my topic. Yun nga, yung update sa business. Chinek ko yung location na plano namin pagtayuan kasi yun yung pinakamurang pwesto na nakita ko. And guys, nasa second floor pa siya, tapos bago lang yung building, and then malapit siya sa Glass House Cafe, one of the famous parang restaurant coffee dito sa Malolos, and ang owner din is dating OFW. So medyo maganda yung location, kung siguro may wala na yung COVID kasi malapit siya sa dalawang school and diversion road siya. Daanan siya ng Pahagunoy, Bulacan. And ano pa ba? Actually, daanan siya ng bus nung pagka pupunta ng Manila and Hagunoy, Bulacan. Parang ganun. Tama ba ako? And then, so galing ako ng katakpan muna natin. Then, dumiretso ako ng DTI. But, feeling ko, gahol na ako sa oras. Kasi nung nakita ko, habang nagpi-build up ako, hindi pa ako tapos, nakita ko yung watch ko, 4:10 na. Eh, ang mga government offices is usually hanggang 5 p.m. lang. So, syempre, ayoko naman maging pasaway. Hapon na ako pumunta, tapos, pag pinasa ko yon, baka pabalikin din ako tomorrow. So, I decided, siguro bukas na lang. Bukas, hindi ko alam ang agenda ko. Actually, dapat pupunta rin ako ng LBC. Meron akong isi-send sa Coco Life na papers. And, paiba-iba yung isip ko. Dapat din, pupunta ako ng barangay hall nung pag o-open na namin ng business. Kaya lang, bakit nga ba? 3:30 na. So, as usual, gahol na rin sa oras. Since alam ko naman na yung place, sasabihin ko na lang sa tricycle na barangay hall. And alam ko na rin yung pamasahe kung magkano. And ano pa ba? 12 seconds later. So, ayan, naputol yung usapan natin kasi tumawag si Javi and then nag-stop tong video. And then yun na nga, 3:30 na kaya hindi na ako tumuloy ng barangay hall. And pinag-iisipan ko mabuti kung we're going to take the space. But yun nga, nagkausap kami ni Javi, sabi niya, umagree naman siya kasi sabi rin naman ng owner ng building na try ko daw for 3 months and then kung hindi talaga papatok, maghanap talaga kami ng another na pwesto. Kaya lang iisip ko, gastos na naman kasi syempre magpapashelves ako doon. And ano pa ba? And ayun nga, medyo magastos guys pag mag-open ka ng business kasi yung business permit mo, mayor's permit, syempre may mga bayad yon, and ano pa ba, yung advance payment mo for the how do you call this, yung renta, at least 3 months, yun ang hinihingi talaga usually.
And then, syempre, iniisip ko na yung ipapasahod ko, diba? Dun ipapasahod ko sa dalawang staff. Yung nga yung tita ko, tsaka yung pamangkin ng friend ko. Syempre, counted na rin ako dun. All around tayo dun, syempre, si ano, staff, sales associate, and cashier. And then, syempre, owner na rin at the same time. And then, yun nga, ting positive lang. Tapos, mabilisan lang kasi, ano, kailangan ko na tapusin tong vlog dahil magdidilig dahil nga, didilim na. So, ayan, sumaglit ako sa Robinsons kasi nga, kailangan every labas ko dito sa subdivision may nabibili ako. Dahil nga, syempre, for good na ang lola nyo, yung pamasahe is sayang. So, ayan, dahil nga, isa na lang yung, ano, yung refill ko na tissue dun. So, bumili ako ulit ng tissue, Sunny Care, 110 to eh. And scented tawas. 15 pesos lang yan. Tawas talaga. Tapos ito, Champion, 30 pesos siya eh. So, parang medyo mura siya sa ano, sa Dell. 45 yata yung Dell. Ayan, Champion. Hindi ko siya nakikita kasi sa ano, sa South Supermarket. Ayan, naumay ko to dun sa pamangkin ko, ang bango niya. And finally, nakakita ako nito, itong Chalk Roach and Anti-Killer. 41 pesos yung isa. Ang tapang pala ng amoy, naaamoy ko siya. Then nga, ang daming langgam dito, guys. And then, ayan, spaghetti sauce. Kasi ang dami ko ditong noodles. And carbonara sauce. Isa lang yung binili ko kasi meron ako ditong, what do you call this? Ano ba yun nandito? Parang all-purpose cream ba yun? Ayun. Ang daming ano, no? Ang daming abubot. And then, ketchup. Mapapansin nyo, puro refillable yung ano ko. I mean, ano bang tetra pack ba tawag dyan? Puro ganyan mga binibili ko kasi siya yung pinakamura. Yung mga pagka nakabote na eh, ang mahal. And then, nakita ko nun tong treats, 21 pesos lang. So, bakit ako bumili nito? Kasi, nakatarya na siya. So, pag kasi yung malaki, 100 pesos kasi yung malaki, hindi ko nakokontrol. So, ito at least, alam ko yun na ibibigay ko sa kanila. Ayan. So, bumili ako ng 6 pala yung nakuha ko. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kasi isasakto ko sanang 100, ano lang, 5. So, yan. Naamoy na yan! Dinalapitan na, yan. Sanitize ko pa yan. And then, ito, 31 pesos. At least, yung isang pan kasi, nilalanggam, hindi nila nauubos. So, ito para sa buntis. Buntis po kasi si Patchy. So, ang binili ko is 3. And ang aking bill, pakita ko. Kasi, shoutout kay Antoinette, sa aking batchmate. I-update ko daw siya yung, ano, yung buhay dito sa Pilipinas. So, naka 611 na ako, guys. Ayan. So, para sa iba, mamamahalan kayo kasi, ako kasi expected ko na yung price is ganito dahil may tax, number one. Alam niyo na may tax tayo. And number two, every year is my inflation dito sa Pilipinas. Actually, quarter of the year. Minsan, first quarter, second quarter, nagkakaroon tayo ng inflation. And syempre, taon-taon yun. Kung before, ang pamasahe sa jeep is, naabutan ko pa, 350. Oo, nung pupunta ko ng work from Bimian to Santa Rosa, Laguna. Ngayon, ang minimum na po is 9 pesos. So, yun lang ang explanation. Kaya, learn to invest. Lagi ko sinasabi, learn to invest. Don't save. Kasi, talo kayo. Maniwala kayo sa akin, talo kayo sa savings. Tingnan ko yung ano, yung passbook ko, magkano lang yung tinutubo ng pera ko. Parang 3 pesos lang, ganun. And, si banko, bakit sila yung mayaman? Ini-invest nila yung pera nyo. So, yun yung mga secret ng mayaman. So, I have to close my vlog. Yun nga. Balitaan ko na lang kayo kung matuloy kami dun sa pwesto na yun.
pinaghahanap niya pa ako ng another pwesto, but I think yung along the highway talaga is medyo mahal. Mga lagpas na siya ng 10,000. So, thank you for watching, guys. Kailangan ko na magdilig. And baka i-harvest ko na rin yun and isingit ko dito sa aking vlog. So, thank you for watching! So, ayan. Magdidilig na ako, guys. Kasi, paggabi na. Ayan. Mag-ano na tayo. Tsaka mag-harvest na rin ako ng mga kangkong. So, magbabawas din ako dito kasi 30 days lang naman yung harvest time ng kangkong. And then, kasi kinakain na rin siya ng mga peste. So, instead na iba yung makinabang, uunahan ko na sila. And then, ayan yung ang mga pechay. Yan, maliliit pa sila. So, ito na yung kangkong. Ayan, kasi naka 1 month na siya. Kaya, kailangan na, nating i-harvest kasi kinakain na siya ng mga peste. Eh, hindi naman ako naglalagay ng mga ano, hindi naman ako naglalagay ng pesticide. So, gagawin natin siyang adobo. Yan. So, ito na yung hiniwalay ko. Bali, mga nakain na ng peste versus dito. Since mag-isa lang naman ako, okay na to sa akin. So, i-adobo na natin siya. A few minutes later. So, ayan. Luto na yung adobong kangkong. Luto na siya. Ang bango niya. So, final na talaga to. I-close ko na yung vlog ko. And, ano na? Anong oras na? It's 7 o'clock. 2 minutes na lang, 7 o'clock. And then, ayan, tikita rin yung mukha ko, oiliness. Papahinga lang ng konti and maliligo. So, see you on my future vlogs. Bye!